Mahalaga ang ginagampanan ng isang guro sa lipunan. Sila ang pangalawang magulang sa itinuturing na pangalawang tahanan ng mga kabataan. Mga kabataan na balang araw ay magiging pag-asa ng bayan. Dito po sa episode ng Inspired by Faith, panoorin at pakinggan natin ang istorya ng isang guro na ginamit niya ang kanyang propesyon maging ang kanyang tungkulin para makapagbigay inspirasyon sa mga kabataang tinuturuan niya. Ako po si kapatid na Danilo Mislang, Pangulong Diakono po ng San Carlos City, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. 23 taon na po akong Pangulong Diakono po ng lokal. Sa kasalukuyan po, ako po ay nagtuturo po sa sekundarya po na 30 years na po ako sa serbisyo. Teacher 3 po ang posisyon ko sa kasalukuyan. Bakit po pagtuturo yung napili ninyong profesyon? Pinili ko pong kurso ang pagtuturo dahil po sa mula sa pagkabata ko po. Talagang pangarap po na pong maging guro at una-una gusto kong makatulong lalo na sa mga kabataan kasi nakita ko po yun dahil sa kahirapan din ng buhay namin noon. Mas magandang kurso ang pagtuturo po. Sabi nga, isang modelo po kasing ano po yun. Isang modelo pong kurso po yun. Dahil bukod sa may hanap buhay ka na, nakakatulong ka pa sa kapwa. Nung una po, medyo may adjustment, medyo mahirap din. Dahil sa, nag-umpisa kasi kami sa isang maliit na eskwelahan po na kung saan 5 lang po kami nagtuturo doon. Kaya overloaded po kami. Pero sa karanasan ko po, kung talagang gusto mo po yung isang bagay, talagang yun ang gusto mo na gawin, hindi po mahirap eh. Kasi yun ang, kumbaga, yun yung pangarap mo, yun yung passion mo, sabi nga nila. Kaya hindi naman po gaanong mahirap. Halos sa katagalan, na i-adjust ko na rin ang sarili ko. Ano po yung pinaka masasabi natin naging challenge sa inyo as a teacher? Sa akin po, dahil sa nasa isang barangay po, parang liblib na barangay po yung pinagtuturuan ko, ang isang challenge po sa akin ay yung sa mga estudyante po namin, mga mag-aaral po kasi namin na mahihirap ang buhay. Sa akin po, gaya naranasan ko po yung kahirapan ng buhay, kailangan kasi dapat kilala mo yung estudyante mo para malaman mo kung anong problema niya. Na sa ganon, alam mo rin kung ano ang dapat mo o anong paraan ng dapat mong gawin para mas lalong matuto yung bata. Kasi marami kasing problema sa eskwelahan. Yung absenteeism, isa na yan. Kailangan makilala yung bata bakit siya laging absent. Kaya ang challenge po sa akin ay kung paano ko mahihikayat pa ang mga bata para mag-aral ng husto, para kahit na mahirap ang buhay, in the future po, sila ay magtatagumpay. Kaya hindi po ako nagsasawa na nagpapaalala sa kanila, taon-taon po yun. Ang totoo, pati yung karanasan ko po, binabahagi ko sa kanila para magkaroon sila inspirasyon na hindi po hadlang ang kahirapan para po makatapos ng pag-aaral, para magtagumpay po sa buhay po. Paano nyo po ina-address yung mga problema ng estudyante para mabigyan ng solusyon? Sa unang mga linggo po namin na nagkikita sa school after ng enrollment, ang ginagawa ko po ay kinikilala ko ang mga bata kasi yun din ang kailangan kasi makilala mo una yung background nila sa buhay, ano yung family background po nila. Kasi mahalaga po yun eh. Mm-hmm. Para halimbawa po, nagkaroon ng problema sa absenteeism, dapat alam mo ang dahilan. Bakit ba siya laging absent? Kasi may mga pagkakataon na nagkakamali ang teacher na kapag late na o absent yung bata, napapagalitan. Pero sana kung inalam nila ang dahilan, madaling bigyan ng solusyon, pati yung bata, matuturuan ko ang dapat niyang gawin
para hindi siya laging umaabsent po sa klase. Alam natin na kapag ka nag-aaral ka, masasabi natin nagkakaroon ng development sa learning. Di po ba? Opo. 30 years nakita niyo simula doon sa, sabi nga eh, mula doon sa classic na pagtuturo hanggang ngayon na meron ng makabagong teknolohiya. Diba? Paano niyo po na-adapt yun? At paano niyo naisasalin yung knowledge, yung gusto niyo ituro doon sa mga bata? Habang tumatagal po kasi kami sa profession, yun na po, meron yung tinatawag na mastery. So hindi na gaya ng dati na kung paano isang makalumang pagtuturo ang gamit namin. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay gumagamit na rin kami ng makabagong teknolohiya. At sa tulong din ng mga maraming seminars na amin pong naatindihan po, ay malaking bagay po yun para mas lalong mapaunlad po namin ang aming pagtuturo sa bawat mag-aaral po. Yung profession niyo po ba in-apply ninyo sa inyong sambahayan? Yung ginagawa ko pong sa paaralan, kasi sabi nga, ang isang guro ay pangalawang magulang. Mm-hmm. Kaya kung paano, yung pagdidisiplina at pagmamahal ko sa aking pamilya, ganun din ang ginagawa ko, dinadala ko yun sa school. Para sa ganun, ay maganda yung relasyon ng isang teacher at sa kanilang isang estudyante. Una, hindi sila matatakot sa'yo. Lalo na po kasi ang tinuturoan ko ay mathematics. Kaya minsan may mga estudyante, pagdating sa mathematics, takot na takot. Kaya sabi ko sa kanila, hindi dapat ganun ang pagturing sa anumang mga asignatura. Kaya kung pinapadama ko po kasi yun eh, kung paano yung pagmamahal ko sa pamilya ko, sabi ko, ganun din ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya may mga estudyante na po kayo na nakitang nagtagumpay? Ayun, marami po. Nakakatuwa po kasi na malaman mo na yung mga estudyanteng yun bumabalik sa eskwelahan, o kaya kami po ay tinatawagan, ganun, nagkikipagkita sa amin at ipinapaalala po nila yung mga magagandang values na itinuro namin sa kanila, at sabi nga nila yun yung naging inspirasyon po nila para magtagumpay po. Sabi nga nila ay, tama kayo sir, hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang hindi gaanong matalino, basta magsisikap ka at mayroong kang pangarap sa buhay. Napakarami na po namin mga estudyanteng ganun. Na ang totoo, sa kasalukuyan, tumutulong na rin po sa aming paaralan. Sa mga, halimbawa po, may mga aktibidad po kami sa eskwelahan kasi gusto nilang ibalik yung pagmamahal na ipadama po namin sa kanila. Bahagi na ng buhay ni kapatid na Danilo ang mga salita ng Diyos na itinuturo ng ating namamahala. Ito ang ginagamit niya sa pagbibigay inspirasyon sa mga kabataan, maging sa pakikisalamuha sa kanyang mga kapwa-guro. Napakalaking bagay yung mga natutunan po natin galing sa pamamahala at sa mga naririnig natin galing sa pamamahala na pagpapayo na yon, ay totoong nakakatulong po yun, kasi yun ang tumutulong halimbawa sa akin po bilang teacher para mas lalong mapagbuti ko po ang aking profession. Una po sa kung paano ko po itrato yung mga mag-aaral, malaking bagay po kasi yun. At ang totoo, mayroon po akong isang subject na hawak na kung saan yung mga halimbawa po yung tungkol sa paglilingkod sa Diyos, malaking bagay po na yung mga aral sa Iglesia ni Cristo ay pwedeng i-apply po doon. Nagagamit ko po yun. At kahit na sa ibang asignatura po, nagagamit ko po yung mga yun dahil po sa, limbawa po, sa kung paano ko itrato kahit ang mga kapwa ko guro, lalo na sa mga mag-aaral. Na ipapakita ko po sa kanila yung pagiging isang mabuting tao, yung mga values na natutunan natin sa pamamahala ay naipapayo ko rin po sa kanila. Na siya namang natatanggap ng mga bata ngayon. Ano naman po naging bahagi ng sambahayan ninyo
lalo po sa profession ninyo at sa pagtupad ninyo ng tungkulin? Ang bahagi ng aking sambahayan sa mula sa aking profession hanggang sa aking tungkulin ay malaking bagay din po kasi lagi silang nakasuporta po sa akin. Limbawa po, sa pagtuturo ko po, noong panahon ng pandemic, bagamat kami ay limitado kung makarating ng paaralan at magturo, suportado ako ng aking sambahayan. Sinasamahan ako pang nagtuturo ako sa mga barangay. Yung mga gamit ko, laging inaayos lalo na ng aking asawa. Sa tungkulin, ganun lalo na po sa tungkulin ko po. Malaking bagay sila sa akin. Una, sila rin ang inspirasyon ko. Una. Pangalawa, suportado nila ako sa tungkulin na mayroon ako. Suportado nila ako sa mga pagtupad ko ng aking tungkulin, sa iba't ibang aktibidad, kasama ko po sila. Bilang isang may tungkulin sa Iglesia ni Cristo, ano ang natutuhan ni kapatid na Danilo sa kahalagahan ng kanyang tungkulin at kanyang profesyon na ito ang ginagamit niya para makatulong at ito ang namamalagi niyang pangako sa ating namamahala at higit sa lahat sa ating pong Panginoong Diyos? Sa naging karanasan po namin, dahil hindi natin maiwasan, napakarami rin pagsubok. Marami rin pagsubok kami pinaglaanan, kahit mga pag-uusig. Pero dahil sa kami ay may tungkulin, lahat po nalagpasan namin, naging matatag po kami. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa kami sa aming mga tungkulin. At pinahalagaan po namin ang aming tungkulin dahil alam po namin at sumasampalataya kami na nandun po ang aming kaligtasan. Sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po ay buong puso nagpapasalamat dahil sa walang sawa po nilang pagpapayo sa atin, sa lahat ng Iglesia ni Cristo. At yung mga payo na yon na daladala po namin sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Sana po ay patuloy pa silang pagpalaid agaba, tuloy pang bigyan ng lakas para lahat po kami ay patuloy na madala sa kaligtasan. Ginamit ni kapatid na Danilo ang kanyang profesyon para makatulong sa mga mahihirap na maabot ang kanilang mga pangarap. Namalagi rin siya sa paninindigan sa pagtupad ng kanyang tungkulin at sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ng kasalukuyang namamahala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po ako po ang kapatid na Henry Gabriel at ito po ang programang where we listen to the different stories of our brethren that are inspired by faith.